positive, Chief. May nananalbos na marijuana ron. Okay, ah. Ginawang camouflage yung kamoting kahoy. Ready for shipment to. Diba? Magandang klase ito. Ginto, ah. Sir. Di ba sabi ang damo pagkain ng Only recently. Just a month ago. Nabuwag namin ang grupo ni Augusto Nabong. After several weeks of surveillance, I lost a man in that gun battle, which lasted for about 2 hours. Pang-siyam na encuentro na namin yan. Laban sa mga marijuana planters and drug traffickers. And I expect more fights to come against the armies of these drug lords. Pero nakahanda ako, gentlemen. In closing, I'd say, we will not leave any stone unturned hanggang hindi natin nasusugpo ang drug menace dito sa ating bayan. I thank you, gentlemen. Gentlemen, now let us hear from our NBI Narcotics Chief, Doroteo Rocha. With all your accomplishments, gentlemen, our achievements have been reduced to a microscopic success. Ganun pa man, sa aming krusada, nadiskubre ko ang totoo. Na hindi pala problema ang drug trafficking sa ating bansa. It only becomes a problem when law enforcers themselves are involved. Kung magiging tapat lamang tayo sa pagsugpo ng drug trafficking, ay napakadaling gawin. Pero habang may nanunungkulan sa atin na nagbibigay ng proteksyon sa mga marijuana planters, drug pushers, ay hindi masusugpo ang drug trafficking sa ating bansa. Pag nagkaganon, I assure you, gentlemen, in the year 2000, we will be a nation full of dope heads. Tayong nagpapatupad ng batas ang talagang problema. Tayo ang talagang anay ng lipunan. Eh, kung nakatawag lang kayo ni Bart na paparito kayo, eh di sana naghanda ako ng espesyal. Eh, as it is, fried chicken lang ang request ng anak mo for dinner. Ah, you memorize it. Magkabi muna kayo. Thank you, Linda. Tomorrow, you'll get 100. Uy, dumating pala, Kitty Hawk Chip. Magkukulay puti na naman ang magsaysay avenue niyan. Aba, masaya na naman ngayon ang mga magsaysay angels. Kakalat ang USAs. Oh, mahihintay niyo ba yung chicken? Ha? Kung hindi, magpabili na lang tayo sa labas ng lechon manok. Linda, mabuti pa kaya huwag ka na mag-abala. Magbihis kayo mag-ina, at doon tayo kakain sa Officers Club sa Subic. Ayun! Halika, bihis ka muna. Nice idea, Chip. Makakatikim na naman ako ng Colorado steak. At saka, baka may makita akong lonely blonde. Ano ako for? Lonely, the lonely, man. Halika na, don't listen to your part. Alam mo, kailangan.
Sigurado ka ba dito magdadaan si Rocha? Yes, sir. Sigurado ako. Sir, ayun na, sir. Sige, sundan mo. Pero huwag ka masyadong didikit, baka makalata. Yes, sir. May sumusunod sa atin. Ha? Huwag mong lulusodan. Basta sumunod ka lang, ha? Yes, sir. Oo nga, no? Ayon binubuntutan. Ayon lumusot, eh. May binabalak. Maitim. Alis siya. Pare, pangalawa na yan. Baka sa susunod, mapuruhan ka na. Bakit hindi ka muna magpalipat sa ibang pwesto? Ang isa pa, hindi mo kilala kung sino kalaban mo. Oh, mahirap na kalaban niya, pare. Kilala ko na sila, pare. Ha? Kilala mo na? Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Walang hiya, pare. Ang dami mong ginto sa katawan. Ha? Ano ba ito? Rolex? Hindi, pare. Five gifts yan, eh. Ah, hulugan? Oo. Totoo ba ito, puwit ng baso? Ilang karats ba ito? Okay yan, pare. Chief, bad news. May bad joke dito para sa'yo. Jer, NBI ambush. Ito. Assistant Regional Director Doroteo Rocha was with his wife during ambush. Mali yan. Dapat one of his wives. Huwag kang tatawa-tawa. Kasangkot ka rito. Kaya mabuti pa, mag-isip ka na ng isang track na alibay para malusutan natin ito. O di kaya, bilhin mo lahat ng dyaryo para huwag na mabasa ni Deli. Eh, tanghali na siya, hindi ko naabutan yun. Another suggestion. Mamundok na lang kaya tayo. Chip naman, alam mo naman pa, syudad ako, hindi ako pwede sa bundok eh. Di magtayo tayo ng syudad sa bundok. Hindi bali, Chip, maghahanap na lang ako ng truck para may malagyan yung mga alibis, ha? Ma? Hmm? Pwede ko ba kayo makausap? May gusto lang sana akong linawin sa inyo eh. Tungkol saan? Mas sino yung mag-inang kasama ni Papa na maambo siya sa Olongga po? Saan mo naman nabalitaan yan? Mawag mo na pagtakpan si Papa. Ibig niyo bang sabihin,
Hindi nyo alam na niloloko kayo ng papa? Ganun ba? Ali. Ayokong magtanong. At lalo namang ayokong may malaman. Dalawamput-apat na taong kaming nagsasama ng ama mo. Dalawamput-apat na taong ko ring inalagaan ang relasyong yan. Ayokong dahil lamang sa ibang babae na masira ang pagsasamang yan. Hindi sapat na dahilan, hindi sulit. Hindi naman siya masamang ama eh. Hindi naman siya masamang asawa. Hindi naman siya nagkukulang sa atin, hindi ba? Hindi! Hindi ba pagkukulang yung tao sa halos iduluhin namin sa ma? Tapos may iba pa pala siyang pamilya? Ma naman! Ang hirap naman sa'yo! Masyado kang martir! Kinukonsente mo ang panluloko ng papa! Hindi na baling akong masaktan ang magtiis. Ang mahalaga ay huwag mabawasan ang pagtingin niyo sa kanya. Lalong-lalo ka na. Alam kong napakalaki ng pagpapahalaga mo sa iyong ama. Ma! Ali. Ali, balang araw magiging ina ka rin. Balang araw, mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko ngayon. Sana maunawaan mo naman ang papa mo. Sana maintindihan mo hindi porkit ginawa niya sa atin yun eh. Tatalikuran na niya tayo. Mabait siya, Ali. Alam kong mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Nel. Oh, gabing-gabi na, gising ka pa. Lagang hinintay kitang dumating, Doreen. Maaga kong pinatulog ang mga bata dahil ayokong marinig nila ang anumang pag-uusapan natin. Anumang pag-uusapan natin? Eh, pwede bang bukas na? Ngayon na. Gusto kong marinig ang katotohanan tungkol sa nangyaring ambush na ito sa'yo. Sino yung babae at ang batang kasama mo dyan sa ambush na yan? Yung ba? Yung babae, kaibigan ni Bart. Anak ng babae yung bata. Nagkataon na wala nang masakyan. Lis oras na ng gabi. Naawa naman kami ni Martha. Sinakay namin. Kung gusto mo, itanong mo kay Bart. Doreen, hindi ako pinanganak kahapon para paniwala ang lahat ang sasabihin sa akin yung Bart na yan.
Kahit 10 beses ko yung tawasin, wala akong makukuha mula sa kanya. Ang gusto ko, malaman ang katotohanan mula sa iyo tungkol dyan sa ambush na yan. Sobra na, Doring. Hindi ko na kaya. At ayokong dito pa masira ang buhay natin. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit naman masisira? Hanggang kailan mo pa ako lulungkohin, Doring? Matagal ko nang nararamdaman ang ginagawa mo, pero hindi lang ako kumikibo dahil sa mga anak natin. Hinintay kong makonsyensya ka at magtapat sa akin. Pinilit kong pagtawanan ang mga pagkukulang mo. Pero ngayon, hindi ko na kaya, Doring. Hindi ko na kaya. Yung nurse na nasa ospital. Alam ko, hindi naman totoong nurse yun eh. Babae mo yun. Yung tungkol dun sa certificate na nakita ko sa bulsa mo. Alam ko, nagsinungaling ka lang sa akin tungkol sa batang yon. Yung batang nasa certificate na yan at yung batang nasa dyaryong ito, iisa. Yung nurse at yung babaeng sinasabi mong nakisakay sa'yo dyan sa ambush na yan, iisa rin. Mag-ina sila. Anak mong batang yun, Doring. Alam ko, anak mong batang yun. Doring, lahat ng yan, nakatanim dito. Gayon, Doring, nasa iyong desisyon. Kung ang mag-inang yan ang nasa puso mo, luka. Pero kung mahalaga pa rin kami ng mga anak mo sa'yo, dito ka. Nakahanda akong kalimutan ng lahat. Mamili ka, Doring. Dahil buhay mo yan. Colonel, pinatawag niyo raw ako. Oo. Dahil sumasakit na ang ulo ko sa perwisong ginagawa sa akin ni Rocha. Kaya ikaw ang taong naisip kong pwede makadikit sa kanya. Gumawa ka ng paraan para pumasok siya sa lambat ko. Pag nakapasok na siya, ako na ang bahala sa kasunod. Ang ibig niyo sabihin eh, iseset up ko siya? Oo. Dahil diyan ko pwede subukan kung pwede kang magtagal sa grupong ito. Pag nagawa mo yung pinagagawa ko sa'yo, 1,000,000 na magiging kabayaran mo. Pero pag pumaltos ka, buhay mo at buhay ng pamilya mo ang kapalit. Colonel, paano ba plano nyo? Oh, pare.
Ano ba yung mabigat na pag-uusapan natin? Uminom ka muna, pare. O ano yun, pare? Tungkol doon sa bangko connection. Anong kinalaman mo doon? Kasama ako sa grupong yun, pare. Pare, bakit kailangan mong ipagtapat sa akin? Gusto kayo papatayin ng taong nasa likod ng sindikatong yun. Sino naman nasa likod ng Bangko Connection? Pare, si Colonel Cervantes ang gusto magpaligpit sa'yo. Pare, matagal ko nang alam na may kinalaman si Colonel Cervantes sa grupong yon. Wala lang ako sapat na katibayan para idin siya. Pare, bakit ikaw pa ang napili para iset up ako? Dahil alam lang ko, pare, kita. Pinagkakatiwalaan mo ako. Pare, hindi ko kayang sigmurahin ang gusto nilang paggawa sa akin. Alam mo yung pare, hindi ko maaaring gawin yun. Malaki yung utang na loob mo sa'yo, pare. Subali, siya lang sinunod ng hostage. This is Captain Medina of the police force. Nangyari pala ko, Jong! Si Senior Agent Rocha ito ng FBI. Nakikiusap ako sa'yo! Baka wala mo na yung hostage mo! Huwag nyo siyang piniting iligtas! Kung ano man ang binabalak ko sa... Gusto ko mag-uusap muna tayo. Papalik ako yan. Huwag kang papalik, papatayin ko ito. Bahala ka. Pero gusto ko, mag-arap muna tayo. Iiwan ko ang baril ko. May disgrasya ka, Mr. Rocha. Problema ko na yung balak ko, Jong. Oh, ito ang baril ko. Hold your positions at walang magpapaputok. Senior Agent Rocha will handle the situation. Nasa elevator. Ayun, Chief. Sir, hindi ko pwede dyan. Brownout. Eh, bakit may ilaw sa labas? Eh, generator yan, sir, eh. Na-report ba niyo sa Meralco? Eh, Chief, kahit i-report mo sa Meralco yan, wala rin mangyayari. Dahil ituturo niya ng Napocor, eh. Pag Napocor naman, tuturo din ng Meralco. Magtuturoan lang yan. Tapos, pag nagka-ilaw, magkukrap-krap. Di ba? Nasa agdan. O, doon, Chief. Taasan lang yan. Tamang-tama ito. Exercise. Kung sa bagay, bata pa naman ako. Eh, tayo pala. Nakakala mo, ligtas ka na, ha? Dahil sa maraming pulis sa baba, nakakamali ka. Kapag ako'y talaga naipin at mapapatay, ikaw ang unahin ko. Please, I abhor all type of violence and I hate the sight of blood, especially if it is mine. All mine. Kunting tisa lang mga tuhod. Alam ko ba, Chip, sabi mo, kayang-kaya. Kayang-kaya. Oh, paano ka nakapag-elevator? May kuryente na, sir. Okay naman pala, Napocor, ha, Chip? Maski anong sabihin mo, pinagpawisan na rin ng mga singit natin. Anong kwarto? 615, sir. Buti pa kaya. Maiwan ka na muna dito. Masuk!
Ano bang problema, Jerry? Ha? Ito, ay, puro pagkukulo sa mga gagawa ang ginagawa niya. Puro kaso lang trabato niya. Yung anim na bar, pinapalitan. Pinaikot-ikot lang yung mga trabato. Para walang maging permanente. Tulad ng ginawa niya sa akin, tinanong ko lang kung bakit ganun ang trato niya sa mga trabato. Sinisati niya ako. Buntis pa naman ang asawa ko. Salbahe pala yung nakabalot ng lampi ng ulo. Sige pala ko, Jong. Pasabugin mo ng gulaman sa ulo. Barilin mo na. Excuse me, but that's a very big gun. And it fires very big bullet. Bullet. Sir, ang dali naman yung magparusa. Magaan. Magaan? Pabigatin natin. Total, matakaw sa pera yan. Ito. Mga bariya. Isubo mo sa kanya. Please, money is spendable, it is not edible. Edible. Kapkapan mo siya. Check na maraming pera sa bulsa yan. No. Ayos yan. Saksak mo sa mukha nga. Tutulungan kita. Opo, why so? Alam ko ang plano mo. Kaya gusto mo lumapit. Tignan mo yung gali mong yan. Napakasuspetsyoso. Para kang matching. Di bali nang matching. Nakakasiguro naman. Jerry, kaya ako nagpunta rito para tulungan ka. Dahil alam kong mahal mo ang pamilya mo. Pero kung magpapakamatching ka, diyan ka na. Pahala ka sa buhay mo. Sir! Tulungan niyo lang ako. Ayan, di nagkasundo tayo. Hanga! Baril, nakatutok sa batok mo. Ha? Eh, tinayaan niyo ako! Matata mo! Huwag kayong magpaputok! Uy, ayun na, mama! Alam ko, Jong, wala ka nang pupuntahan. Tingnan mo yung mga SWAT na nakapaligid sa'yo. Puro mga sharpshooter yan. Kayang tanggalin ang muta sa mata mo. Huwag kayo lapit! Tatalon ako! Wag. Magpapakamatay ka? Kawawa naman pamilya mo. Ang asawa mo. Buntis pa naman. Halika na. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Niloko mo na ako. Baka isalbis pa ako. Ang siya pa, may hawak pang balik sa kamay. Ay, ito ba? Oo. Ayan. Wala nang baril. Oh, ayaw pa siya itaas. Ibaba, mga baril. Ibaba. Huwag itututok kay Senyor Malacodyong. Halika. Mag-uusap muna tayo. Ayoko. Halika. Oh. Lalapit na talaga. Ikinoloko mo. Ah! Oo. Huwag ba ako dito. Huwag ka ba nagkakaganyan? Si Bombay lang pinoproblema mo. Huwag ka magalala. Tutulungan kita sa magiging asunto mo. Teka. Talaga mong gusto mong tumalon? Ha? Jerry. Bago mo sila sundin. Bago ka lumunda. Mag-usap po na tayo ng masasina. Hindi! Talaga magpapakabatay ko! Jerry! Ah! Talaga ba gusto magpakamatay? Oo! Abay, dahil ba? Yan. Dahil ba sa mga loob ko? Ang sama ng loob ay namumuo sa dibdib. Kailangan ilabas mo kung hindi magiging kaba. Ano ba yan? Kailangan iutot mo.
O kaya, isigaw mo! Wah! Masarap ang pakamatay, ano? Para kang dinuduyan! Ang laki-laki lang itong si Dang Dang. Tatatlong taon na, pare. Tatlong taon? Abay, mahigit na nga palang dalawang taon magmula nung mauntik na mag-flip kong pare, Mark. Brad, kalimutan na natin yon. Pero ayos lang. At papasalamat nga ako, nasira ulo ko eh. Kung hindi, hindi ko makikilala itong tunay kong kaibigan, kagaya ni Paring During. Di ba, Ma? Pare, isa lang ang tunay na kaibigan. Siya lang. O paano, Mare? Pare, maiwan ko muna kayo. Pupunta ko lang sa direktor. Sige, pare. Pare, konting days na lang. Ilang araw na lang, lalaya ka na. Maraming salamat, pare. Pare, huwag akong pasalamatan mo. Siya. Bye-bye. Bye-bye. Sige, pare. Mare. Roger, sandali na lang, ha? Kosa, di ba si Durobo yun? Bakit Durobo? Si Doroteo Rocha, yung NBI. Salita nga po yun, ha? Ibig sabihin nung magnanakaw, hindi naman magnanakaw kumpari ko, ha? Kasi yung mga bata niya sa Olonga po, mga Osdo. May mga asset yan sa Maynila, sa Pampanga. Magaling na kasanggayan, Kosa. Mapapakinabangan mo. Kung hindi nga dahil sa kanya, eh. Matagal na kaming patay sa gutom itong mga anak ko. Malaki na itulong niya sa amin habang nakakulong siya. Siya rin ang muli sa akin, Kose. Ako na rin na nagalok sa kanya na anak yung tumbunso ko. Pwede niyang tanggihan. Dahil kasiraan niya ang pagkatao ko. Hindi niya ako pwedeng pagmalaki, pero pumayag siya. Sino bang tinitignan mo dyan? Yaman naman alaw kay Ali. Ah, oo, si Nestor. Yun nga ang kotse niya eh. Hi, good evening, Nestor, Ali. Nestor, ikaw pala. Pasok ka. Tito Bart, si Nestor ho. Good evening po, sir. Nakakaya yata. Likaw po ka. Kamusta na? Okay lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Pasensya ka na, ha? Ginabi ako eh. Kasi nag-conduct ako ng seminar sa mga bagong account executive namin. Nakaka-istorbo ba ako? Eh, hindi naman ho. Oh, bakit kayo nagbubungis-gisan dyan? Yung mga homework nyo, akit na. Akit na. Go, go, Tara. Go! Go! Dali, dali! O, may ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Ma, pa. Good evening po. Si Nestor, good evening. Sa'yo yata ito. Oh, eh, oh. Oh, maiwan muna kita riyan. Nice meeting you. Oh, sir. Sige ho. Bye, Papa. Well? Ingat. Upo ka. Kasi itong singsing ni Mama, pinalinis ko sa platero. Ah. Anak yata yung chip, ah. Ba? Ba? Hinalikan? Asawa nga. Pag si Chigulo, tinangay si Ali, magiging number 2. The apple of your eye.
Isang sindi pa. Sisilabang ko ng bahay niya. Baka nandiyan ang papa mo, ah. Bakit? Mabait naman yun, ah. Hi, Ma. Hi, Pa. Good evening, ho. Bakit kasama mo yan? Pa, sinundo niya po ako sa school. Hindi ba alam na may asawa? Ho? Ano kung may asawa? Ray! Ang pangalan ng asawa niya, Rodora Alcantara. Ikinasal sa Espiritu Santo. May dalawang anak. Isang limang taon, isang dalawang taon. Totoo, hindi! Duri! Oo! Totoo, hindi! Mula ngayon, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo rito. Layas! Ali. Ali, anak. Ma, sorry ho. Hindi ko ho alam na may asawa na pala si Nestor. May nangyari na ba sa inyo? Wala ho, Ma. Kanina nga gusto niya akong halikan pero hindi ho ako pumayag. Kaya sa susunod, pag may naligaw sa iyong muli, kilatisin mong mabuti para masiguro mo na paghugutan pa niyo, walang gugulong na wedding ring. Thank you, Pa. Tignan niyo. Doring? Hmm. Sus Mariose, paano ba naman ito? Hindi mo man lang nilagay itong maruruming damit sa supot, oh. Halo-halo na itong malilinis at marurumi, ah. Nagmamadali ako, eh. Doring? Ano to? Anita Rocha? Outstanding grade 2 pupil? Alika nga! Ano yan? Sino ito? Anak mo? Sinong anak? Anita Rocha. Ayan ba? Pamangkin ni paring Orly. Pamangkin, ha? Pero pareho ng apelido mo, Rocha. Ay, ang napangasawa kasi, Rocha rin. E, alam mo naman, Rocha, pangarani yung apelido. Para bang Santos, De La Cruz, Garcia. Pero ang Rocha yan, taga Bacolod. Taga Bacolod. Pero sa Olongga po galing ito. Ah, doon nag-aaral. Saan? Saan sa Olongga po? Saan nga? Ah, Del. Itatanong ko lang kay paring Rolly. Bakit ba? Bakit ba napunta sa akin ito? Ah, pinakita niya sa akin. Pagkatapos na isilid ko sa bulsa, nakalimutan ko. Naging maklimutin talaga ako. Doring, hindi ako naniniwala sa'yo, ha? At saka alalahanin mo, anim yung mga anak mong nag-aaral. Del naman, ako ba eh, nagkukulang ng sustento sa inyo? Hindi nga. Pero hindi sapat yan para maipakita mo sa mga anak mo pagmamahal mo sa kanila. At saka, isipin mo, Doring, malalaki na ang mga bata. Mahirap ipaliwanag yan sa mga yan pag nagloko ka. Ano ba naman ang dapat kong ipaliwanag? Ito bang, pagmumukhang ito eh, pwedeng magloko, oh? Sige na, tama na. Nabola mo na naman ako. Tignan mo yung bibig mo, namumusar ka sa toothpaste. Sige na, tapusin mo na yan. Thank you.
Palawan niyo na po! Mami! Mami! Tama na yun natin to! Tama na yan! Tama na! Tama na sabi! Bulaga! Sandali, Tol! Yung bebot doon sa taas! Hayop! Ang ganda! Pinwisit ako ng babae sa kusina! Ito! Pag naibenta natin to, ang dami na naman natin pambiling droga! Wala yan, pare! Ano? Mas maganda yun sa akin! Yung dalawa sa taas na mag-asawa! Munti ko ng tinigbak! Hindi lang ako inamot to, pare! Ay na! Trabi sa inyo! Hoy! Hoy! Pinagawa ko siya at tayo-tayo lahat ng buhok niya. Ayan. Tapos ho yung ilong niya, matangso. At yung labi naman ho niya, makapal. Medyo kapal-kapalan yung paho ng konti sa ibaba. At yung tenga naman ho niya, papasok. Siyan-siyan na ho. Siya na nga. Sigurado ka ba? Oo. Pabe-verify ko ito sa computer. Hi, Miss Amojo. Walang kaso. Pero ayon sa findings, suspected member siya ng 13 Valve Gang. Ang mabuti pa, ipapublish natin yung mukha niya sa dyaryo para makatulong ang ahensya ng pulisya. E di lalong pinatagal ang pag-solve ng kaso dahil mabubulabog yan, magtatago. Ang mabuti pa, pare, bigyan nilang natin kay Dorobo kasong yan. Oo nga, pare. Sinong Dorobo? Yun ang chief namin, Senior Agent Doroteo Rocha. Kaya Dorobo tawag sa kanya. Kasi marami siyang tauhang tirador na nireform niya, tapos ginawa niyang asset na tinuluan niya magtrabaho, ganun. Palagay ko sa dami nila, may makapagtuturo dyan. Ba't nagtitira kayo? Sayang niya. Tayo na, bayaran mo na. Pare, killjoy mo naman. Wow! Magkano? 280. 280? Uy, okay. Isa, dalawa, tatlo. Tol, anong ka... Sasalubo mo doon sa... Keep the change, ha? Thank you. Tumigil na nga dyan! Alis, alis dyan! Huwag mo pakialaman, take out to. Miss, ikaw, pwede kayo take out? Ay, bago ba impormasyon tungkol kay Jimmy Somojo? Ayon sa asset natin, eh, anak mayaman pala yung Somojo niyan. Kaya may topak sa utak. Bakit? Kaya lang, laging nakakalusot. Kinukonsinti ng ama. Bakit? Sino bang ama ni Jimmy? Si Larry Somojo. Presidente ng People's Bank. May pamiyasa. Aba, bigatin. Kaya pala lahat ng barkada ni Jimmy, anak mayaman din. Tsak yun. At saka, tingin ko eh, trip lang nila yung mga pagnanakaw, pag-rape at pagpatay. Kasi punong-puno ng hallucination ang mga utak ng mga yan eh. Ngayon, pag-depressant natin nila at na-depress, pinapatay ang biktima. Chip, kumukulo ang tiyan ko. Daan muna tayo sa butika, makabili ng purga. Hindi, kapi lang, kapi. Ah, kapi lang. Para mainitan lang. Kulit nyo? Eto, bye, girls! Baduyo. Bye! Babalikan kita. Oh, wag na. Kapilang may... Kapilang may... Kapilang may... Kapilang may... Si Jimmy sa Mojo na! Si Jimmy sa Mojo nga, Chip! Sandali lang! NBI! Baril!
Pinagod mo ako, buti na lang bata pa. Ginawa mo akong fruit salad. Kulang nila sa akin, nata ni Coco. Oh, marami pa ba doon? Oh, boss, marami pa. Oo, oh, boss. Positive chip. May nananalbos ng marijuana ron. Okay, ah. Ginawang camouflage yung kamoting kahoy. Ready for shipment to. Diba? Magandang klase ito. Ginto, ah. Sir, di ba sabi ang damo pagkain ng kabayo? Kabayo ka, no? Nag-ooperate ka, hindi ka dumaan sa akin for proper coordination. Nagdaan ako, Colonel. Pero ikaw ang wala. Kaya yung deputy mo ang pinadesisyon ko at isinama ko tuloy sa operasyon. Pinahanap mo sana ako. O sana naghintay ka. Para na-alarman ko yung dalawang DPA ko na napatay ninyo sa enkwentro. Oh.
May dalawang DPA ka pala sa plantasyon eh. Bakit hindi ka nag-operate? Dahil gusto ko pang malaman kung sino nasa likod ng plantasyon. Ang ibig mong sabihin, Colonel, hanggang ngayon ay hindi mo pa alam. Ako alam ko na, pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Itanong mo na lamang dito sa katiwala ng plantasyon. Mabuti pa, ikaw na mag-file ng demanda laban sa kanya. A friendly advice, Colonel. Sa susunod, itimbre mo naman dito sa iyong deputy kung saan nakapuesto mga DPA mo at nang hindi na didisgrasya nang wala sa lugar. Good night. Let's go. Rito. At saka bakit may hawak ang baril? Kanina ko pa kasi napapansin na may padaandaan niya mga nakatrike. Eh, hindi pang karaniwan niyo sa lugar natin. Sinisiguro ko lang kung sino mga yon. Sige, tulog ka na. Senior Agent Rocha, NBI. Ano ba nangyari dito, sir? Nagbabaril ang bahay ko. Ganun ba, sir? Tatlo na disgrasya. Yan. Yun. Yung ba isa? Yung iba nakatakas. Okay, sir. Sarento, kaya na muna bahala sa kanila. Titingnan ko muna pamilya ko. Susunod na lang ako sa presinto. Yes, sir. Sandali! Sandali lang! Saan kayo pupunta, ha? Ala eh, magrarasyon lang kami ng isla dyan kay Coronel. Hindi, hindi maaari. Bawal pumasok dito. Hindi pwedeng pumondo rito. Teka mi ni Kenneth, dahil order niya itong tambako na ito, dahil magkakainuman doon mamaya dyan, kailangan niya ng pulutan. Ay, wala siya rito. Tikas ng ulo niyo eh. Umalis na kayo. Ano madala niyo, ha? Ito, bakal. Ha? Tiyaka lang!
NBA ito. Sir? Sir? Sir, huwag kayo magpaputok. Hindi po ako lalaban. Wala po akong armas. Maawa po kayo sa akin. Sir, hindi naman nila ako kasama eh. Rene Damian? Yes, sir. Pero sir, wala po akong kinalaman. Sinetap lang po nila ako. Tama-tama ang dating nyo. Inip na inip ng mga local buyers natin. Nag-aalala sila, baka na-intercept na naman yung staff natin. Kung hindi kami nagdaan sa backdoor, baka naulit-uli nangyari. Siya nga pala, Colonel. Si Mr. Wanta at si Mr. Sarapong. Baka nakalimutan nyo na, Colonel. Pwede ko ba silang makalimutan? Mr. Wanta, Mr. Sarapong, welcome to the Philippines. Colonel, it is our extreme pleasure to do business with you. That is perfectly high grade, Colonel. I believe you. I'm sure with this, we will be able to recover our past losses. Pare, may dumarating. Colonel, nandiyan o. Alpha, this is Bravo. Alpha, this is Bravo. Papunta na dyan si Rocha at si Jerry. Okay, 10-4. Colonel, nandito na raw sila. Mr. Wanta? Our buyers are here. Rocha, mabuti naman at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon. Hindi ko maaaring pagbigyan ng imbitasyon ng isang taong katulad mo. Kaya ako nagpunta rito. Para patunayan kung ano ang tunay na kulay mo. Ang bagal mo naman, Rocha. Siya nga pala. Ikinararangal kong ipakilala sa iyo ang aming Bangkok connection. This is Mr. Wanta. And this is Mr. Sarapong. Ngayon, gusto mong makilala ang tunay kong kulay? Ha? Ngayon, kumbinsido ka na ba? Cervantes, kahit anong gawin mo, hindi mo ako pwedeng makumbinsi. Mabuti naman kahit papano. Nakapatay ka ng mga kaaway ng batas. Pero dapat, isinama mo na ang sarili mo. Dahil ikaw ang numero unong kaaway ng batas. Bravo! Kahit saan pala eh, pwede ka magdiskurso. Kung papatayin ko ang sarili ko, sino magsasabi na ikaw ang boss ng mga gunggong na yan?
At ikaw din, ang tao na sa likod ng Bangko Connection. Tumawag ka na sa Diyos mo! Hindi ko na siya kailangan tawagin! Dahil lagi ko siyang kasama! Lalo na sa mga pagkakataong ganito! Na ang kaharap ko ay lolo ng mga demonyong katulad mo! Na ang bahala sa kumari mo, pati siya ay naanak mo. Aber, tingnan ko nga. Pare, daplis lang pala eh. Ha? Ni hindi na bulabog ang mga bulati sa tiyan mo. Mababaw lang oh. Dito ka muna. Oo. Babalikan kita. Oo. Huwag ka munang ihinga para hindi ka maubusan ng dugo. Ganun ba yun? Oo. Oo. Teka muna. Kapag hindi ako humiga, hindi mamamatay din ako. Dalhin mo kumpari ko. Tumakbo. Pero mas mabilis yung bala ko. Thank you.
Bundok niyan? Oh! Kakampi ko! Magdasal ka na! Ayan na! Tinamaan ng lintek.